Good evening once again, mga kaigsoonan. Hallelujah! Praise God! Excited again to worship the Lord in spirit and in truth. It's May 19, 2020. And with me is my wife, Sister Joy. Amen. Let's worship the Lord. Amen. Hallelujah! To all the followers and hearers of the word tonight, amen. Ang Diyos magapanalangin ka na to, igsoon. Here is our first song, Dalangpanan. Wailain ato ang kaadtuan sa atong kinabuhi. Labi na karon, we are locked down in this pandemic situation. Apan adunay dalangpanan, mga igsoon. Amen. Ang atong kinabuhi karon. Praise God. Oh, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Sa kalisdanan ko, o kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako. Problema man, mga pagsulay, walay laing sampiton ko, kundi ang alan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamatiyon mo ako, o gandam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalangpanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Praise God, may laing dalangpanan sa atong kinabuhi, Ginoo. Si Ginoong Hesus lamang, amen. O gado na kita'y access, sa din kita magaduol kini. Sa kalisdanan ko, o kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako. Ang problema man, mga pagsulay, walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamatiyon mo ako, ugandam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Praise God, hallelujah. Amen. Andam nga musap na yung Diyos. Dalangpanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalangpanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, dihala sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Praise God, hallelujah!
Amen. Thank you to all that follow. Amen. Then be with us tonight, mga igsoon, sa atong worship. Amen. Thank you for your time. Gamhanan og balaan ka, O Diyos. Gamhanan og balaan ka, O Diyos. Gamhanan ang Diyos, mga igsoon. Praise God. Gamhanan og balaan ka, O Diyos. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Dalang panan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, lihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, O Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagugma, ang kalinaw akong mabatunan, lihalang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Praise God, hallelujah. Amen and amen. Huwag ilaing dalampanan sa atong kinabuhi, igsoon. Gawas kang Ginoong Jesus. Hallelujah. Ug siya padayon nga nagatawag ka natong tanan karon. Praise God sa tanan nga magaduol kaniya. Sa tanan nga magayukbo dinha sa pangalan sa atong Ginoo, adunay kapahulayan, igsoon. Praise God. Hallelujah. Lord God, continue to bless everyone tonight. Thank you, God, for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Sealed all the blessing in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kung naatay dalampanan, way lain ang atong Ginoo, padayon pag yun siya nga nagapangga kanato, igsoon. Praise God. Hallelujah. Padayon ang Dios. Amen. Nga nagahatag ka na itong pagmahal. Praise the Lord. Pangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan ipasay lumuha ko, O Diyos, daigun ko ikaw. Kaga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan ipasay lumuha ko, O Diyos, daigun ko ikaw. Ikaw agasimbahon ug alagaron ko ikaw. Ngun asa pa galan mo ibayaw ko, kabihan ang grasya mo, gagigahatag ka na mo. Bahunog, alagaran ko ikaw. Praise God, hallelujah. Praise God. Padayon alaga, Nixon. Nga mo ko matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan ipasay lumo ako, O Diyos,
daigon ko ikaw. Bahulog, alagaran ko ikaw. Yabasa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahulog, alagaran ko ikaw. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Padayon lang ang pag-alagad sa atong Ginoo igsoon. Gipangga taniya wa taniya pasagdi. Maskin pa man iini nga sitwasyon karon, padayon ang Dios nga nagalig-on kanato. Amen. Padayon siya nga nagapangga kanato. Hallelujah. Batyaga ang pagmahal sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Praise God. Hallelujah. Sibahulog, alagaron ko ikaw. Adyan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, higahatag ka na mo. Pagkasimbahulog, alagaran ko ikaw. Praise God. Bahunog, alagaran ko ikaw. Diyan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, higahatag ka na mo. Pagkasimbahunog, alagaran ko ikaw. Praise God. Pagkasimbahunog, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahunog, alagaran ko ikaw. Praise the Lord. Hallelujah. Padayon natong ginasimbang Dios o kalagaran. Maskin paman mga igsoon that we are locked down in our home, but we are highly connected with the Lord, amen, sa atong Ginoo nga padayon nga nagalig-on ug nagadasig kanato. Praise God. Ug kaning ikatulong awit mga igsoon, patuloy po tayong mananatili mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Woo! Glory to Jesus. Amen. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay saan manaroon, suliranin man ay dumating. Ikaw naman, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan paman. Praise God. Pahingahan sa'yo nakanta, kapangyarihan ikaw ang pinamulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanpaman.
suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Totoo yan, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy lang po tayong mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hindi po talaga tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa'yo nakamta kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanpaman. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanpaman. Mananatili kailanpaman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Patuloy lang po tayo talagang mananatili sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos po ay nandyan at patuloy. Amen. Nakasubaybay sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Ang hinahanap niya lang po ay yung pong puso't damdamin ating isipan na meron pong patuloy na pag-submit dyan po sa ating Panginoon. Praise God. Thank you, Sister Joy. Yes. And now, my brethren, we will go to the Word of God. Amen. Og unya mo balik si Sister Joy, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Iyang kuhaon ang mga tanan, no? Nga nagasubaybay. We will acknowledge everyone. And to all, amen, our brethren that are ready tonight to hear the Word of God, can you say amen or praise the Lord or hallelujah? Amen. Just acknowledge, my brethren, that you are there and we continue to pray for you. We continue, mga igsoon, to hallelujah, to give, my brethren, hallelujah, the thankfulness of my heart. Amen. Sa inyo, mga igsoon, ang ako ang taos pusong pasasalamat. Amen. Dahil po ang lahat na ito'y alang-alang sa ating Panginoon. Nandyan po kayong lahat na aking kalakasan upang patuloy na ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid. Lalo na po, amen, yung mga patuloy na nagsishare sa ating mga videos at nagsubscribe sa ating YouTube channel. Amen. Because marami pa po, mga kapatid, ang hindi pa nakakarinig or hindi pa nila na-encounter, mga kapatid, yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Amen. For this month, no, na dumaan. I believe March ba yun, nag-start tayo? So more than a month, my brethren, are almost 2 months na ngayon. Hallelujah! That we continue to mingle with each other, not physically presence, but spiritually presence with the Holy Spirit of God. Amen! And as I see, my brethren, that you continue to like, that you have that heart, amen, the praise the Lord, the hallelujah, and everything that you give as a response. Praise God, the Lord is continue to empower us. The Lord God continue to give us, my brethren, the strength. Amen.
Even in this pandemic situation, hallelujah, that wala pa po tayong panahon, amen, na magkita physically, mga kapatid. Pinaagi niyani sa pamamagitan po nito, mas lalo pong maraming nararating ang ating pinag-uusapan. Nakakarating, mga kapatid, doon sa Paris, France. Nakakarating doon sa Saudi, sa Dubai, sa Kuwait, sa Canada, sa Amerika. Hallelujah! Amen! Even sa Africa, nakakarating sa Kenya, mga kapatid. Amen! Because marami pong nag-acknowledge, although hindi nila nagsusubaybayan ng live, dahil iba po yung oras nila doon, ngayon, kung anasais dito, 12 o'clock dyan sa may Paris, okay, sa tanghali po. Pero isa lang po tayong lahat sa ating Panginoon. Dahil yung Panginoon po natin is omnipresent, amen, hallelujah, omniscient, unlimited God, unlimitless God, nandyan po siya sa lahat ng mga taong patuloy na tumatawag sa kanyang pangalan, mga kapatid. So ngayon, praise God, mayroong prayer request, no? Mamaya dadalhin natin pagkatapos ng Word of God. Amen. At ngayon, mga kapatid, I know that you are already ready to listen, no? To the Word of God. So patuloy po tayo, mga kapatid, na makikinig sa salita ng Panginoon, boundless of religion. Amen. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God. Lahat po ng gustong papasok sa kaharian ng ating Panginoon ay welcome po, mga kapatid. Hallelujah. Just obey the Word of God. Just continue to submit to the will of the Lord. Amen. Kung meron man po tayong kamalian, kung meron man po tayong nagawang hindi maganda o kaya-aya sa pananaw ng ating Panginoon, siya po ay patuloy na nakikinig sa atin ngayon. At sa lahat po nang humihingi ng tawad sa ating Panginoon, handa po siyang magbigay ng kapatawaran. Praise God. Hallelujah. Amen. So, ito ang kagandahan, mga kapatid, dahil po patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoon nitong huling mga araw, mga kapatid. Praise God. Dahil po patuloy siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kahit naman po ang espiritu ng ating Panginoon na patuloy na nagli-lead sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. And right now, my brethren, as we continue, no, na tapusin natin to ngayon, mga kapatid. Praise God. How to identify good from evil, as what we have read in Hebrews 5:14, but strong meat belong to them that are full of full age, even those by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, dito po, mga kapatid, ating makikita na kailangan po makilala natin ang mabuti at ang masama. Kapag binigay na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, tinutulungan po tayo ng ating Panginoon na mag-grow, no? Magiging matured Christian sa pamamagitan po ng kanyang salita at sa lahat po ng gawa na ating ina-apply sa bawat araw na ating nai-encounter ang mga obstacles and challenges of this life. Ang Diyos po ngayon ay patuloy na mag-bless sa atin as we continue to submit to the Word of God. Lord Jesus, continue, Lord, to give us the heavenly wisdom and understanding. Bless everyone, even the followers and the hearers of your Word, as you sealed all the blessing that we received, Lord God, tonight, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. I'm very excited, my brethren, to continue to learn doon po sa buhay ni Pablo, mga kapatid, na patuloy niyang ginagawang example upang pong ating gabayan at pattern, mga kapatid, na tayo po ay mag-grow dyan po, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, at upang pong maging matibay, mga kapatid, ang ating paniniwala, praise God, nitong huling mga araw. So, kailangan po talaga, mga kapatid, na
patuloy nating intindihin. Amen. Ano man ang gusto ng ating Panginoon, katulad ngayon that we are locked down in this pandemic situation, if we will not open our mind to the will of God, amen, and trusting our life to Him, my brethren, that mind of murmuring and disputing will continue to control everyone, and it will create division instead of love. It will create problem instead of joy. It will create havoc, my brethren, instead of peace. Praise the Lord. But the Spirit of God continue to inspire us tonight, my brethren. Hallelujah. Amen. Ano ba ang makapapipigil, mga kapatid, upang ikay gawing influence ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw ngayon? Amen. As a Christian, you already continue to digest the Word of God. You continue to encounter many problems in your life, and you're still there watching, listening to the Word of God. Continue to pray. Continue to submit to the will of the Lord. Sino po bang makakapigil na ikaw po'y gagawing ilaw ng ating Panginoon? Hallelujah! To discern good from evil. And you will inspire somebody. Amen! Nitong huling mga araw, mga kapatid. Praise God. Si Pablo po, mga kapatid, ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. As an example, no? Doon po sa salita niya, even sa kanyang gawa, mga kapatid, upang maging influence, amen, sa ibang tao. Yun din po ang gusto mangyari sa atin ng ating Panginoon ngayon. Dahil ang mga tao ay walang kalakasan at walang pananampalataya sa Kanya, tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo ngayon, araw-araw, gabi-gabi, ang dami pong mga preachers, hallelujah, preaching the Word of God, amen, inspiring somebody, praise God, naga-empower sa tanan. Dahil kailangan po talaga natin ngayon ang salita ng ating Panginoon. Kailangan po talaga natin yung kapangyarihan ng Panginoon na mangibabaw sa bawat tao. Amen! Hallelujah! Woo! When the Spirit of God, hallelujah, continue to move in our life, no one, amen, can stop us, because the Lord continue to inspire us, my brethren, to believe on Him, hallelujah, and long for the blessed hope of His coming, of our Lord Jesus. That He was looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Patuloy po nating binibigyan ng pansin, mga kapatid, yung ating belief, na kailangan po talaga mag-level up. Amen! Without this pandemic situation, my brethren, you cannot assess your faith. Amen! That it is in status quo, or it is diminishing. Hallelujah! But God wants you to grow. Amen! God wants you to grow in your faith. Hallelujah! Because God has a purpose really in our life, my brethren. Meron po siya talagang pakay sa ating lahat. Kaya ginawa tayo ng ating Panginoon upang maging gabayan sa mundong ibabaw, sa mga tao na hindi pa pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ang gagamitin, mga kapatid, without barriers. Hallelujah. Ang hinahanap po ng Panginoon sa atin is puso po. Amen. Na mayroong mapakumbabang puso at isipan na patuloy na inaalaw yung kapangyarihan ng Panginoon na mangibabaw sa atin. Kaya po, we will not take glory because God is worthy of that glory. Praise God. We're just receivers of the blessing of God. Amen. At habang po tayo binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon, amen, hindi man lang sa financial na bagay, apan yung pinaka-importante po talaga yung spiritual, mga kapatid. Dahil po, kapag naka-focus tayo sa flesh, ang ending niya po ay kamatayan. Ngunit kapag ka po tayo naka-focus sa espiritu, buhay na walang hanggan. Brother Albert Rus, amen! Hallelujah! Praise God! Yun ang ibinibigay na kalakasan ng ating Panginoon nitong huling mga araw. Praise God! What the Bible said in 1 Corinthians 9:19-23, if you have your Bible. Amen. This is what Paul said. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all,
that I might gain the more. All right? This is the principle. Amen? Though I be free from all men, sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, mayroong kalayaan sa lahat ng mga tao, ay nagpapaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Praise God. Hallelujah. Kaya nga tayo mayroong purpose ang Panginoon, mga kapatid. We are free, but we are submissive to the Word of God to become a blessing. Kaya nga po, patuloy tayo, mga kapatid. Amen. Na nag-broadcast ng salita ng ating Panginoon dahil ito po ay kaaya-aya sa Kanya. Dahil we believe that every one of us are blessed by the Word of God. Every one of us are blessed when we worship, when we sing, no? Praises to the Lord. Hallelujah! God continue to empower us, my brethren. So ito po ang sabi ni Pablo. And unto the Jews, I became as a Jew. Amen. That I might gain the Jews to them that are under the law. As under the law, that I might gain them that are under the law. My brethren, this is the principles of God. Ito po yung sinasabi natin, na kapag kayong tao po na ating kaharap, alam nating mas mababa yung kanyang kaalaman kaysa sa atin, tayo po ang nagpakumbaba to level to him or her. My brethren, karamihan po ng tao na wala ang Diyos sa kanilang buhay, ang ginagawa po nila sa mga tao na sa baba sa kanilang tingin, ay inaangat nila at inililibel sa kanila na hindi kaya silang intindihin. Pero ang turo ng Panginoon, if you are a matured Christian, my brethren, you will go down deeper and deeper in order to reach out somebody the love of God that will transform him or her, hallelujah, to believe to Jesus, the owner of your life. Yan po ang gusto ng Panginoon. Amen. Kaya nga si Pablo, mayroon man siyang kalayaan, ngunit inisip niya siya ay walang kalayaan sa lahat upang makapagbago ng isang tao. Praise God. Hallelujah. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Praise the Lord. Ito pong ginagawa natin, mga kapatid, boundless of religion. We share the Word of God because Jesus loved everyone that will submit to His Word. Hallelujah! And I believe somebody will be transformed tonight. I believe somebody will be healed tonight. I believe somebody will be inspired by God tonight. Amen! Praise God, because Jesus already declared that I will pour out my Spirit upon all flesh in the last days. Lahat po ng mga taong gustong angkinin at tanggapin ang ating Panginoon ay ibibigay niya po ang kanyang Espiritu sa kanila. Praise the Lord. Kaya nga kapatid, kailangan talaga natin ang Espiritu ng Panginoon. To the weak become I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Imagine the purpose of Paul, my brethren, sa mga mahihina ako'y nagaring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakikibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay maililigtas ko ang ilan. Hindi nga lahat eh, kahit ilan lang ang importante, mga kapatid. Amen. Napaparating po natin ang salita ng Panginoon doon sa tao. Praise God, ang Diyos naman po ang bahala dyan. Praise God. Kaya nga sinasabi natin, ang ating Panginoon ay patuloy na tumatawag sa mga tao ngayon. Praise God. Hindi po tayo gagawa ng anumang mga bagay na magki-create ng division. Instead, we continue to extend the real love of God, the real joy of God, the real peace of God, because God wants us to, hallelujah, grow that spirit. Amen, na nandito po sa loob natin. That is the fruit of the Spirit. Na kailangan po talagang lumaki sa ating buhay, mga kapatid. Paano po lalaki yung bunga ng Espiritu sa ating buhay kung ang ating isipan ay patuloy na gumagawa ng division sa bawat isa? Gumagawa ng mga accusations, amen, and condemnations to other people. How can the love of God transform other people? How can the love of God inspire somebody?
Praise God. Just allow the word of the Lord. Amen. To work in a mighty way to every one of us. Because Jesus really are touching somebody once you humble yourself before the Lord. That is why in Acts chapter 2:37, when the people hear the word of God, gi-preach po ni Peter mga kapatid, at sa, naintindihan nila na yung Panginoon na ipinako sa krus, at sila po ang gumawa mga kapatid, naintindihan po nila ang kamalian nila, and it pricked in their heart. Amen! At anong sabi nila mga kapatid? Ano po ang aming gagawin? Hallelujah! Ano po ang sabi ni Pedro mga kapatid? Simple lang po, repent. Hallelujah! And be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. For what? For the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen! Ito yung kailangan natin eh. Ang bunga ng Espiritu na lalabas sa ating buhay, mangyayari lang po iyan kapag tinanggap natin ang Panginoon at ang Kanyang Espiritu ay nandito sa atin. Amen! At even if you said that you accept the Lord as your personal Savior, but then you have that mind of division, you have that mind of hatred, anger, hallelujah, doubt and confusion, how can God empower you, my brethren? Hindi po siya makakakilos sa buhay mo. Dahil po ang hinahanap ng Panginoon ay yung pusong mapagkumbaba. Amen! At ina-acknowledge na walang ibang, hallelujah, makapag-control sa tao, kundi ang Panginoon lamang. Praise God! Hallelujah! Can everybody say praise the Lord? Amen! So he that commanded to do likewise. Amen! Ito po ang sinabi ni Pablo mga kapatid. In which we are simply imitating the example of Christ. Okay? Kaya nga sabi niya, be in mind of Christ. Kailangan po talaga natin i-pattern ang ating isipan sa ating Panginoon. Praise God. Ito, 1 Corinthians 10, 31 to 33. Ano pong sabi ng Panginoon? Hallelujah. Ang salita ng Panginoon. Ginamit niya si Pablo to inspire us. Whether therefore you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Imagine, meron bang relihiyon dyan? Wala po, mga kapatid. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Amen! Lahat po ng kapurihan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, kapag ka kumakain ka, umiinom ka, o ano man ang ginawa mo sa iyong buhay, iisipin mo ang lahat ay kapurihan ng ating Panginoon. Praise God. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Praise the Lord. Give none offense, neither to the Jew nor to the Gentiles nor to the Church of God. Ano daw? Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudiyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. So it is boundless of religion. Jew, Greek, amen, are the Church of God, yung mga Christians, obedient to the Word of God. Sisikapin po ng lahat ng tao na hindi tayo magagawang harang o makatisod ninuman. Amen. Kaya nga, strive your own salvation, work out your own salvation with fear and trembling. Kasi kailangan po talaga, hallelujah, na bawat isa sa atin ay nakabantay sa ating sarili na hindi tayo makatisod sa iba. Amen. Kaya nga ang pagmamahal ng ating Panginoon ay patuloy na nag-i-inspire sa atin ngayon. Amen. I believe someone will be transformed. Just believe to God. Just hold on to your faith. Amen. As what Paul, no, continue to inspire us. Praise the Lord. Even as I please all men in all things, not seeking my own profit. See the attitude? But the profit of many, that they may be saved. Oh, wow! Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Praise God. Mga kapatid, sa totoo lang,
Praise God. Yung ginagawa ngayon ng mga preacher, kami po ay frontliner spiritually. Hallelujah. We meet only in this life, if be my brethren. Hindi ko talaga alam yung buhay niyo, Sister Jovelyn Vicente. Hindi ko alam yung buhay mo. 5 years ka na pala dyan sa may Saudi. Amen. Praise God. Pero ngayon, nagkoconnect tayo dahil po sa salita ng Panginoon. And we continue to inspire everyone that all of this, only God is worthy of all the glory. Amen. Hallelujah. Kung iisipin ng iba, praise God, maybe sabihin nila, Pastor, ito yung pinaka the best na ikaw ay makapagpahinga na dahil walang simba. Diyan ka lang sa bahay mo, wag kang gumawa. Amen. Pero hindi. Dahil ang purpose ng Panginoon sa atin, ay meron po tayong task to inspire somebody. Amen. Meron pong mga tao ngayon na wala ng panahon, wala na silang access to hear the word of God, to listen to the word. Wala na pong mga fellowship, mga kapatid. Wala ng Sunday worship. At ito lamang, katulad ng mga ganito, na mga live broadcast, sila nakakapakinig. Meron tayo si Sister Eloisa dyan sa may Bacolod. Amen. How many months already, katulad sa atin, wala na tayong physically with fellowship to everyone. Wala na tayong Sunday service. Praise God. Pero sa pamamagitan po nito, mga kapatid, nagkita-kita po tayo spiritually ngayon at nakikinig sa salita ng Panginoon dahil ito po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Amen! Gusto niya pong lahat ay magiging matibay ang ating paniniwala sa Kanya habang po tayo nag-aantay sa Kanya, mga kapatid. Praise God! Kaya nga sabi ni Pablo, amen, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan. Praise God. Kung iisipin natin, anong nang pakinabang ko? Amen. Sa inyo, hindi naman tayo magkakilala. Napakalayo nyo. Praise God. Hallelujah. At we expand, praise God, just to have a connection, praise God, to preach the word of God. Kung iisipin lang sa level na mentality ng tao, mga kapatid, sasabihin natin, bakit ko ba gagawin to? Nagsasayang lang ako ng pera dito. Hallelujah. But this is not the will of God. Kapag ka po tayo'y susuway sa Kanya. Amen? So, kapag ka po tayo obedient lang sa Kanya, iba po yung ating nararamdaman. Iba po kapag nakikita natin si Sister Jovelyn Vicente sa Dubai, 5 years na doon, walang panahon na makapagsimba, maybe, doon sa kanila ngayon. Pero sa pamamagitan po nito, hallelujah, patuloy siyang naging sharer, patuloy siyang sumusubaybay o nakakakuha ng kalakasan sa atin, mga kapatid. Gayun din ako, kami ng pamilya ko, humuhugot ng kalakasan dyan sa inyo, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay sa atin. Dahil po ang ating kalakasan sa totoo lang, tayong lahat, walang iba po ang ating Panginoon dahil ni-unite po ng ating Panginoon ang bawat puso natin at ang bawat isipan natin upang maangkin ang isang espiritu na galing sa Kanya upang makakuha tayo ng kalakasan sa bawat isa at sa bawat gabi ng ating ginagawa. Meron po tayong mga prayer request at ating worship sa ating Panginoon at bawat isa sa atin ay nararamdaman po natin ang pagkilos ng ating Panginoon dito po sa ating hallelujah, sa bawat isa sa ating buhay. Yan po, mga kapatid, amen, ang ginagawa ng ating Panginoon ngayon. Dahil sometimes in our life, dadalhin po tayo dun sa wilderness. Meron po, mga kapatid, hallelujah, clouds that cover the sun. At kapag ka po ay natatakpan ang araw, ay dumidilim po ang paligid. Ang kagandahan, kapag ka nandyan po tayo sa ating Panginoon, kahit na po madilim ang ating nilalakaran, ay patuloy tayong nananampalataya sa Kanya na sa ating paglalakad na nakapikit,
ang ating isipan ay nakafocus sa ating Panginoon. At dyan po natin nararamdaman ang pagkilos ng ating Panginoon at pinapalakas niya ang ating buhay. Kahit man ano ka imposible at kapagod ang ating ginagawa sa ating mga trabaho, sa different areas of our life, sa nagkaibang country, mga kapatid, meron maybe ngayon nagsasuffer sa persecution sa kanilang mga employer. Maybe meron ngayon walang privilege, naghahanap pa ng trabaho dyan sa ibang bansa. Hindi lang ma-feel ang pagmamahal. Nag-iisa lamang sila. Ngunit po, sa kapag nakarating ang mga katulad nito na mga videos sa mga anak ng Panginoon na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, praise God, nare-recover yung isang kaluluwa na mapupunta na doon sa impyerno at makakatanggap, amen, ng kalakasan sa ating Panginoon. At hallelujah, ikaw po ang gagamitin, mga kapatid. Amen. Nakalakasan ng mga taong hindi pa nakatanggap sa salita ng ating Panginoon at ang Espiritu ng ating Panginoon ay mamumuhay sa kanila. Gagamitin ka, kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga kailangan talaga, katulad ni Pablo, amen, iniisip niya ang lahat ng mga tao. Praise God. At ang kapurihan po sa ating Panginoon. Dahil po meron at merong mga taong gagamitin na patuloy din naman, hallelujah, na magbibless sa bawat isa. This is the cycle of life. Amen. Hallelujah. Ikaw ngayon na nakikinig, mga kapatid, I believe ang ating Panginoon patuloy po naman magbibless sa iyong buhay. Kapag ka po patuloy mong ino-open lang ang iyong isipan, ang iyong puso, praise God, sa gawain ng Panginoon at sa kanyang salita, at patuloy kang mananampalataya, mga kapatid. Praise God. Gagawin instrumento ng Panginoon ang buhay mo doon sa iba na magiging kalakasan nila. Ang ating pinag-uusapan ngayon, discerning of good from evil. And you can only apply that discerning spirit if you grow your faith before Christ. Praise God. Hallelujah. Amen. So, anong sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians 11:1? Be ye followers of me, even as I also am in Christ. Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. So ganito po ang nangyari sa ating buhay. Praise God. When we give our life to Jesus, somebody are watching us and they want also to follow Jesus through their faith to Jesus. Tayo po ang gagamitin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Si Peter, anong nangyari kay Peter? Praise God. In 1 Peter 3:1-2. Okay? Ito yung good values na ina-apply natin na kailangan po talaga nating bantayan. Maraming pamilya ang sinira, mga kapatid, ng diablo dahil po ginagawa niyang laruan yung mga tao kapag ka napasok yung pananampalataya sa kanilang isipan na magbibigay ng division or doubt, mga kapatid. At nagbibigay ng problema, hallelujah, at pinipilit nilang lutasin without asking the help of our God. Kaya nga po, nasisira eh. Dahil iniisip at sinisikap nila na kaya nilang lutasin. Sa totoo lang po, mga kapatid, ang lahat ng katuparan ng ating mga ina-ast or ating minimiti, mga kapatid, matatanggap lamang natin kapag galing po sa ating Panginoon. Dahil kapag binigay niya po yan, nandyan po ang totoong pagmamahal, totoong kasiyahan, at totoong katahimikan ng ating budhi. Because the inner peace is there. Because Jesus Christ is the Prince of Peace. Yan po ang totoo. Anong sabi sa 1 Peter 3:1-2? Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. While they behold your chaste conversation coupled with fear. Mga kapatid, ito po isang character or attitude na kailangan po nating maintindihan, mga kapatid. Hallelujah. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa.
upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay maghikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. So nakukontrol po without trusting the word of God. Nasisira po, hindi lang sa babae, katulad din sa lalaki. Pariho mga kapatid, kapag walang salita ng Panginoon na ma-establish sa bawat isa, my brethren, couple will be divided and the family will be broken. How many broken families are there right now? Do you experience as a child or as a children that grow with a broken family? Nakita mo ba kung ano ka kahirap mga kapatid? Praise God. Kaya nga po kailangan maging example, magiging gabayan. Katulad ni Pablo, katulad ni Pedro na patuloy na nagre-remind sa atin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. At patuloy po tayong nag-a-acknowledge sa dominyo ng Panginoon sa ating buhay. Nakakatanggap po tayo ng kalakasan at ating kayang magwagi tayo mga kapatid sa mga challenges ng ating buhay. Praise God. At yan lang po ay ating matatanggap dyan po sa ating Panginoon. Praise God. So ngayon mga kapatid, hallelujah, kailangan natin patuloy na intindihin. Ano yung parables? Sa Mateo 25:14-18, nakita natin yung isang Samaritan mga kapatid. Amen. Na, praise God. Or mayroong talent. No? Nakita natin yung example sa ating gingharian sa atong Ginoo or ang kaharian ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. The kingdom of heaven. Nakita po natin mga kapatid, gaya po ng isang tao, no, na binigyan niya ng talento yung mga tauhan niya mga kapatid. So, different. Mayroong 5, may 2, may 1. And sometimes, no, when the times roll on, bumalik siya mga kapatid at hiningi niya. Katulad sa atin ngayon, we have different level of faith, my brethren. Level of tinatawag nating growth from God. Merong 5 years, merong 10 years, 20 years, no, 50 years. Okay, different level. Pero yung basihan po ng Panginoon, ano yung hinahawakan nating talento na ngayon ay dinidevelop natin para sa kaligayahan ng ating Panginoon. Maybe you served God for 50 years, pero yung talento na binigay niya sa iyo, hindi niyo po in-apply. Patuloy po kayong nananatili dyan sa level kung ano nagsimula kayo. Example lang po ito. Kaya ang pinag-usapan natin, discerning, no, good from evil, because we want to grow, to level up. Amen. So kailangan po talaga nating i-invest yung talent. Meaning, i-apply natin. Praise God. Kung mayroong patuloy na nagalit sa iyo, mga kapatid, patuloy kang inaaway, the more na yung pagmamahal mo, ibibigay mo sa kanya. Parang ganun. Amen. The more na i-expand mo yung pasensya mo, kaya nga, ang bunga ng Espiritu, kailangan ma-apply. Eh. May stretch out natin. Different level of persecutions that we encounter or trials that we encounter in this life. Amen. Meron pong bunga ng Espiritu na kaya natin i-apply. Kapag po ang tumitira sa atin ay walang pagmamahal, yung pagmamahal ang ating ibibigay sa Kanya. Kapag po ang tumitira sa atin ay walang kaligayahan, hindi masaya, patuloy nga nakasimangot at walang kaligayahan sa buhay, ang ating ibibigay ay pagmamahal at katuwaan na tayo'y anak ng Diyos at patuloy tayong nananalo araw-araw na meron po tayong smile, ngiti sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. At kung para patuloy mong na-encounter yung kaguluhan, patuloy mong ipalaki yung inner peace in your life, my brethren. Praise God. So ganun, no? It is a counter-reaction of the word. Kung ano yung tumitira na negatibo, tirahin mo rin ang positibo, mga kapatid. Praise God. So, kailangan lang talaga nating i-establish sa ating isipan. Praise God. Yung mga word of God na kailangan nating ibato.
katulad ng Panginoon, na-encounter niya yung pag-tempt sa kanya ng devil, mga kapatid. So, bawat sagot niya, it is written. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So, every time he encountered trials and persecution and temptation, here is the word of God. It is written. It is written. That is why for the scripture is inspired word of God. Amen. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Hallelujah. So, smile is the best medicine, Sister Laila. Amen. So, kailangan tayo nakasmile kaysa nakasimangot, mga kapatid. Patuloy po tayong natutuwa sa ating buhay dahil po may pag-asa. Amen. Hallelujah. Huwag po nating pahintulutan na mangibabaw yung mukha na puro talo, mga kapatid, or walang victory. Praise God. We believe that we are children of God. So kapag anak ka ng Panginoon, naku, napakaganda mo. Naku, napakagwapo mo, mga kapatid. Amen. Huwag mong isipin na, kumbaga, mayroong isa dyan na wala sa ating Panginoon at sabihin mo, naku, napakaganda niya. My brethren, ikaw ang maganda. Dahil tinawag ka ng Panginoon at nag-respond ka sa Kanya, praise God, nandyan po ang kagandahan. Praise God. Hallelujah. Physically, sabihin natin na napakaganda nun, napakagwapo nun, pero wala naman ang Panginoon sa buhay niya. My brethren, hindi po yung gwapo't maganda. Ikaw po, hallelujah, na nandyan sa ating Panginoon. Praise God. Dahil ang Panginoon po natin ay patuloy. Amen. Na nagbibigay, mga kapatid, ng kasayahan sa ating buhay kapag ka po tayo nag-respond sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 6:19-20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not on your own? Amen. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Oh. So, kaya nga yun ang kagandahan eh. Dahil kapag ka ang Panginoon po ay pinahintulutan mong mag-empower sa buhay mo dahil nag-surrender ka sa Kanya, mga kapatid. Praise God. Tayo po ay binili na. Hindi lang binili ng basta-basta. May halaga po, mga kapatid. Kaya nga luwalhatiin natin. Amen. Ang ating katawan na ang Diyos po ay namumuhay dyan. Tumatahan dyan sa ating buhay. Kaya nga po masaya tayo dahil nandyan siya eh. Kasama natin eh. Praise God. Kapag dumating ang mga problema, praise God, masaya pa rin tayo kasi nandyan ang Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Kasama natin siya. Praise the Lord. Di ba, Nanay Linda? Kasama natin ang Panginoon. Praise God. May mga fractions of life? Yes. No problem. Because God is with us. It is a promise of the Lord. Kaya kahit saan ka mang mundo, lupalok ng mundo, mga kapatid, kapag kasama mo ang ating Panginoon, you are blessed. You are blessed by God. So, my brethren, praise God. Hallelujah. Woo! Amen. Hindi pa talaga natin matapos-tapos ang ating topic, mga kapatid. Napakaganda po talaga. Dahil po kapag pinahintulutan lang natin ang ating Panginoon, patuloy siya natatahan at siyang mag-empower sa ating buhay. So my brethren, we are very blessed that you are there. Hallelujah. Patuloy po tayong mananalangin sa ating Panginoon nitong gabing ito at dadalhin natin ang mga prayer request, mga kapatid. Samahan nyo kami, praise God, sa prayer request na ating dadalhin ngayon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, kailangan lang. Amen. Hallelujah. So, may mga prayer request, praise God, na ating dadalhin. Amen. And ang mga frontliners ngayon talagang kailangan nila ng prayer, mga kapatid. Praise God. So, before that, we will acknowledge all the followers and hearers of the word tonight.
Hallelujah. As you continue to open your mind, my brethren, really God will bless you. Really God will continue to empower us, my brethren. Praise God. Patuloy lang po tayong pusong mapapagumbaba dyan sa ating Panginoon. Thank you very much for watching, Sister Norilyn Salido, Bernalyn Misiona, Tatay Nick Alia, Sister Gloria Olivo, thank you for watching. Praise God. Sister Grace Tiro, amen. Sister Maylene Galvan, thank you for watching. Sister Sonia Lagrimas, thank you for watching. Ninette Barikit, thank you for watching, Sister Ninette. Sister Karen Salingay, amen. And Terdong Dumil, okay. Sister Vivian Duterte Castillo, Sister Bibi Ando, Sister Claire Ranis, thank you for watching. Sister Brother Michael, no? Umandam, thank you for watching, Sister Mike. Brother Mike, Sister Jubilin Vicente, thank you for watching, Sister. Ati Joliet Bacos and family, thank you for watching. Sister Adelina Asiro, no? Thank you for watching. Sister Myrna Anuos, thank you for watching. Dave Brian Akot, thank you for watching. Sister Hindra Sumaya, Sister Litlit Tan, Brother Filippi Dinoy, thank you for watching. AGM Duran, thank you for watching. Mambing Agbones, thank you for watching. Brother Albert Rus, thank you for watching. Ate Inday Lucy Sinabri, thank you for watching, Ate Inday. Pastor Pat Buhol, Brother Hill Obregon, Sister Madel Obregon, Sister Jane Francisco, thank you for watching. Sister Tatay Nick, Nanay Linda, Sister Brother Jim Kate Calbo, okay, Jim Cathy Calbo, Sister Laila Ferriol, Sister Maymay Malupa, thank you for watching. May Kevin, thank you for watching sa inyo, ha. Sister Nina Lascunia, thank you for watching. Ginalyn Ando, thank you for watching. Amen. Sister Beth Ando, thank you for watching. Jillian Magwaling, okay. Jill, thank you for watching. Jillian, thank you. Sister Josette Abinoha, okay. Sister Catherine Tayanis, Marvin Tayanis, thank you for watching. Praise God. Sister Ninette Barikit, of course. Grace Olivo Tiro, thank you for watching. Praise the Lord. Sister Eloisa, no, diya sa Bacolod, thank you for watching. Praise God. Karon mag-adto ta sa prayer request. Ubani ko ninyo mga igsoon. Amen. Adunay atong pagadad-o, no? Papa po ni siya sa ako ang classmate, no, sa high school. Of course, Sister Sonia Lagrimas, thank you for watching. Praise God. Ato ang pagadad-on sa mga pag-ampo, ubani ko ninyo mga igsoon. As we come before the presence of the Lord, most gracious Heavenly Father, we thank you, God, for the privilege, Lord, to continue to hear your words tonight. Even, Lord God, the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Lord God, continue to cleanse every heart of your people tonight. We believe, Lord God, ang mga pag-ampo sa matarong, dakog kahimuan din ha sa imuhang. Hallelujah. Ginoong Jesus, padayon kami mag-submit diha kanimo. Pasailua kami sa mga kalapasan sa pulong, sa buhat o sa una-una. Amahan nga balaan, salamat sa imuhang presensya. Thank you, God, for your dominion in our life. Lord God, we pray tonight kang Hinaro Suarez. Aduna siya LBM, Lord God, og ang iyahang high blood. Og nabalaka ang iyahang anak, sila si Bibing, basig may stroke. Apan, Lord God, gamhanan ka nga Dios. Lord God, as we release our faith tonight, uban sa mga prayer warriors, ikaw magakabot sa kinabuhi ni Hinaro Suarez, Ginoo. In the name of Jesus, hallelujah, you will touch his body right now. I-repair, Ginoo, ang iyahang immune system o ang iyang tiyan, stomach. Padayon, ikaw, Ginoo, magalimpyo ni Ana. In the name of Jesus. O Lord God, among i-release, Ginoo, ang among pagsalig niya kanimo nga siya makakaplag o bagong kusog, kaayuhan sa iyang balatian karon. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sealed with your precious blood.
Heaven, Lord God, we pray. Kang Lord na iris, Ginoo. Praise God. You know her life. Grabe challenges sa iyang life, Lord God. But tonight, she continue to follow sa mga videos. Amen. Uga padayon, Lord, nga kami nag-pray. Niagi siya, Ginoo, sa pag-abuso sa iyang lawa, sa druga. Bisan pa man, Lord God, sa iyang pagka-addict sa kasino. O nga, grabe ang miabot nga kadagaya sa iyang kinabuhi apan, Lord God, nakalimtan kanina. Aduna siya testimony nga kaniadto siya nakahimhamat kanina. Nakasimba kanimo, nakadayig kanina. O nga, miabot ang time, Lord God, nga miabot ang pagkontrol ni anang mga butang nga yutanon nga diin siya nadala. Apan, Lord God, ikaw naghatag kaniya bagong kinabuhi. Sa diyang siya na-stroke o ga, nahiagum siya o ga, balatian dito sa kasino. Amen. Apan imo siyang girevive o nakakaplag siya o ikaduhang kinabuhi. Lord God, we pray that you will continue to revive that faith nga nasa iyaha. Strengthen her faith, God, and continue, Lord, to, hallelujah, to open the door of your favor in her life. Diya sa Manila, Ginoo. Padayon ka mag-empower kaniya sa imong pulong as she continue to learn, hallelujah, and submit to your will, sealed with your precious blood, in the name of Jesus. Lord God, we pray, praise God, kang Maymay, malupa, Ginoo, frontliner diya sa Davao Doctor's Hospital, Lord God, malupas family, Lord God, we pray your fever, nga padayon nga makaplaga ni Maymay sa iya pagtrabaho, isip nurse diya sa Davao Doc, Ginoo. Lord God, cover her with your precious blood and your protection. Continue nga magadagaya sa iyang kinabuhi in the name of Jesus. Lord God, thank you God for the privilege. Kang Kevin, Lord God, o kang Jared, padayon ikaw mag-bless kanila, Ginoo, kanila pamilya, amahan. Praise God. Sa pipila kahigayon nga sila nakasimba, Ginoo, diha sa Agdao. Padayon, Lord, nga ikaw mag-empower niini. Hallelujah. Nagadako, nagatubo si Kevin nga naa ang gugma diha kanimo. Padayon, Lord, nga ikaw mag-aabli. Amen. Sa opportunity sa iyang kinabuhi to strengthen his faith in the name of Jesus. Bisan pa man ila kuya John Malupa o kang Gigi Malupa, Ginoo, continue to bless them. Malupas family in the name of Jesus. Lord God, we continue to pray kang Sister Gloria. Amen. O sa iyahang tanang mga higala. Amen. O padayon, Lord, nga ikaw mag-bless ni ini nga mga friends, mga Ginoong Jesus, kang Gloria Olivo, o sa iyahang mga friends. Padayon, ikaw, Ginoo, mag-ahatag o kalig-on sa ilang pagtuo. Sa pipila kahigayon na, praise God, kapadayon sila nagasubaybay, ginalikon nimo sa imong mga pulong, amahan. Kang Grace Tiro, kang Glenda Montipuso, kang Maylin Galvan, kang Lilibet Pancho, kang Madam Tis Espinosa, kang Sulita Pancho, kang Placida Lucano, kang Girly Duruha, kang Hana Luis Pancho, padayon, Lord, nga ikaw mag-empower kanila. Hallelujah, by your precious blood that you will continue, Lord, to strengthen their faith in this pandemic situation. We pray, God, that you continue to protect their lives. Bisan pa man ang mga prayer warriors sa Agdao, ang matagpamilya, ngayon mong gigamit, Ginoo, nakalig-on, hallelujah, o padayon nga nag-support sa imong broadcast, Lord. Padayon, ikaw mag-aabli sa mga opportunities sa kinabuhi. Bacos family, continue to bless them. Sinabris family, continue to bless them. Even Lord God, ang managlead sa LM, sa Lidos family, o sa men's, hallelujah, the department, continue to bless sa Lidos family. Praise God, ila Brother Jude sa pag-drive, tabuni si Muhammili ng dugo. Kang Sister Norlin sa pag-lead, Lord God, in the name of Jesus. Heaven, Lord God, Montiras family, continue, Lord, to bless them, empower them, ang mga elders, Lord God, sa church, hallelujah, Montiras family, amen, Masupat family, continue to bless, Andos family, Alitos family,
Continue, Lord God, to strengthen the faith in the name of Jesus. Gallardo's family, in the name of the Lord. Hallelujah. Alia's family, Lord God. Bisan pa man Henson's family, Ginoo. Continue to bless and empower the leaders. Amen. Ila ni Brother Ramon Mabaslay and family, continue to strengthen their faith. Ila ni Brother Paul Alagao og sa iyahang wife, Ginoo. Bisan pa man sa ilahang desire ni Sister Gretchen, ang ilahang prayer request, Lord. Hallelujah. In your perfect time, that you will grant, hallelujah, in the name of Jesus. And we are excited with that, Lord God. Amen. We pray and continue to pray that you will fulfill the desires of their heart in the name of Jesus. We pray, God, hallelujah, sa mga padayon nga imong gina-empower, matagpamilya, Ginoo. Misyunas family. Hallelujah. Matas family. Lanusas family. Alcos family. Praise God. Bacos family. Hallelujah. Amen. Bisan pa man sa Lahog's family, Tan's family, Dandoy's family. Praise God in the name of Jesus. Hallelujah. Duterte's family, Castillo's family. Amen. Samuro's family. Praise God. Padayon ikaw nagaligon sa matagga, usa ka pamilya. Purmintiras family in the name of Jesus. Teriol's family in the name of Jesus. Hallelujah. Obregón's family, in the name of Jesus. Salingay's family, in the name of Jesus. Maritis Kasilagan, Vivas and family, in the name of Jesus. Continue to sell with your precious blood. Amen and amen. Padayon, Lord, ikaw magaligon sa matag pamilya. Di man ako may isa-isa og mention. Apan, Lord God, ikaw nasayon sa matag followers, hearers of your word. Continue, Lord, to strengthen God. Ikaw magahatag, Ginoo, protection ka namo. Maayong katulugon, Ginoo. Lord God, and karon, Lord God, we pray sa leaders, meaning nag-lead sa gobyerno, dili lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, but we pray, God, sa among presidente, imong giplastar, Lord God, nga mo'y nag-lead, hallelujah, si President Rudy Roa Duterte. Strengthen his life. Tenyo to give the wisdom, amen, Lord God, to protect, amen, sa iyang health, Ginoo, in the name of Jesus. Mayor Darisa Davao, Mayor Sara Duterte Carpio, continue to bless her in the name of Jesus. Bisan pa man, Lord God, we pray, amen, dito sa mga frontliners, continue to bless them, protect them. Lord, sa Manila, ipanalangini ang Lagrimas family, i-bless sila, Ginoo. Bisan pa man sila si praise God, sa Cavite, Ginoo, sila Ninet Bariket, i-bless ang ilang family. Praise God. Hallelujah. Continue, God, to open the doors of opportunities sa tanang mga followers sa Bacolod, sila ni Sister Eloisa, Ginoo. Praise God. Padayon ikaw mag-aabli sa panalangin. Ilan ni Claire Osuniswab diya sa Magsaysay. Padayon ikaw mag-apanalangin, mag-bless kanila. Mag-ligon, Ginoo. Hallelujah. Sa ilahang pamilya, Lord God. Hallelujah. Silmar's family. Ilan ni Sister Esther Silmar. I-bless, Ginoo. Padayon ikaw mag-empower, mag-atagbo silang gikinahanglan. Praise God. In the name of Jesus. Thank you, God, for the privilege of asking a favor in your name. Even Tayani's family, Ginoo. Padayon ikaw mag-bless in the name of Jesus. Hallelujah. Mir magkidong, ilan ni Sister Tata. Praise God. Padayon ikaw mag-aabli sa opportunity sa ilang kinabuhi. Suwas family, ilan ni Brother Lloyd Suwa, Ginoo. Padayon, Lord, ikaw mag-aligon, mag-empower kang Brother Pipito Calyo family, yang asawa, Ginoo, na ginadialisis, apan, Lord God, ikaw na sayod. Padayon ka nag-aligon sa iyang pagtuo. In the name of Jesus. Kang Brother Mario Canyo nga, ang iyahang anak, Lord God, nasa Jinsan, nga namatay, apan, Lord God, ikaw nag-aligon ka niyo. Bless, Ginoo, ang pamilya ni Mario, Brother Mario, Ginoo. In the name of Jesus. Continue, Lord God, to open the doors of opportunity. Ilan ni Brother Ricky Silmar, Sister Grace, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, God, sa tanan nga mga pamilya nga padayon
nga nagasubaybay diri sa imuhang buluhaton. Silyuhi Ginoo ang tanang gadaugan karon ni matahong kagabion. In Jesus name. Amen and amen. My brethren, thank you very much. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin kana. We love you with the love of the Lord. To God be the glory. In Jesus name. Amen and amen.